Exposure triangle. Ano nga ba 'yon? At bakit isa ito sa mga pinaka-importanteng dapat mong matutunan tungkol sa photography? Pag-usapan natin, pero simplihan lang natin. Napakarami nang nagre-request ng topic na ito. Napakarami nang nagre-request ng basic photography. Pero kung titignan mo, lahat naman ng topic na pinag-uusapan natin dito sa Simplihan Lang Natin ay basic photography. Ang basic photography ay hindi lamang composition at exposure. Nasasaklaw nito pati ang mga bagay katulad ng mga technicalities ng camera at lente. Pero sige, pagbigyan natin. Pag-usapan natin ang pinaka-importanteng aspeto na dapat mong matutunan sa photography. At yan ay ang tamang paggamit ng ilaw. Hindi natin pinag-uusapan dito ang off-camera flash o continuous light o kung ano pa mang ilaw yan. Ang pinag-uusapan natin ay kung paano mo ginagamit ang ilaw para lumikha ng isang litrato. Bago tayo dumako sa exposure triangle, pag-usapan natin ang exposure. Ano nga ba ang ibig sabihin ng exposure? Kung gagawin mong literal, ito ang pagtama ng ilaw sa sensor ng camera at lahat ng yan ang nagiging batayan ng pagiging maliwanag at detalyado ng isang litrato. Ngayon may iba't ibang aspeto na gumagabay sa pagiging maliwanag ng isang litrato at nadadamay din sa kanya ang pagiging malinaw ng isang litrato at ang karamihan ng noise. Ang tatlong aspeto na ito ay kilala natin bilang ang shutter speed, ang aperture, at ang ISO. Ang shutter speed ay maaari mo ring tawagin na exposure time. Ngayon, himay-himayin natin sila. Ang shutter speed o exposure time ay ang haba ng oras kung saan tumatama ang ilaw sa ating sensor. Kaya siya tinawag na shutter speed dahil ito ang bilis ng pagbukas at pagsara ng tinatawag nating shutter curtain na tumatakip sa sensor ng camera. Kapag nakatakip ang shutter curtain sa sensor, walang pumapasok na ilaw. Pag bumukas, papasok ang ilaw. Ngayon isipin mo ang shutter curtain bilang isang pinto. Kapag mas matagal na nakabukas ang pinto, mas maraming taong makakapasok. Kapag sinara mo, hindi na makakapasok ang tao. Ganon din ang ilaw o ang liwanag. Kapag mas matagal na nakabukas ang shutter, mas maraming papasok na ilaw at dahil doon ay mas maliwanag ang litrato. Yan ay kung hindi mababago ang ibang aspeto na ISO at aperture. Ngayon ang aperture naman ay ang butas o ang bukana kung saan dumadaloy ang ilaw. Makikita mo yan sa lente mo. Ang laki ng aperture o ng butas ay nire-representa ng tinatawag natin na F number. Yung makikita mong F1.8, F2.8, 5.6, F8 at kung ano pa. Ngayon ulit, huwag kang malilito. Ang mas malaking butas ay mas maliit na numero. Kaya mas malaki ang butas ng F1.8 kumpara sa F8. Anong ibig sabihin nun? Kapag mas malaki ang butas, mas marami pa ring liwanag ang papasok. So kung gusto mo na mas maraming liwanag o mas maliwanag ang litrato mo, pwede mong lakihan ang aperture na ginagamit mo. Ngayon, ang pinakamalaking aperture na pwede mong gamitin ay nakadepende sa lente na ginagamit mo. Makikita mo yun nakasulat sa harap. Ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, may ibang aspeto na nadadamay dito. Kapag mas malaki ang aperture o mas malaki ang butas, lumiliit ang depth of field. Ang depth of field ay kung gaano kalaking parte ng buong frame ang in-focus. Sa madaling salita, kapag mas malaki ang aperture mo, mas maliit ang depth of field o blurred ang background. Siyempre, kung tama ang focusing mo. Kapag naman gumamit tayo ng mas maliit na aperture o mas malaking number katulad ng F16 o F22, magiging mas madilim ang litrato kung wala tayong babaguhin sa shutter speed o sa ISO. Pero ang nagiging epekto din niya ay mas malaking parte ng frame ang in-focus o mas malinaw. Ang depth of field ay mas nagiging wide. Ang huling aspeto naman ay ang tinatawag nating ISO o kung gaano kasensitibo ang sensor sa ilaw. Kapag mas maliit ang numero ng ISO, mas mababa ang sensitivity niya. Kapag mas malaki, mas mataas ang sensitivity niya. Pero bakit nga ba hindi na lang natin pwedeng parating sagarin ang ISO para wala ka ng problema sa liwanag? Ang dahilan nito ay ang noise.
Kapag mas mataas ang ISO mo, mas madami ding noise na pwedeng lumabas sa litrato. At dahil dun, nababawasan ng pagkalinaw o ng sharpness ang litrato mo. Kaya kahit pwede ka namang magtaas ng ISO kung kinakailangan, gusto mong iwasan na sagarin ito para mas malinaw pa rin ang litrato mo. Yun ang tatlong aspeto, shutter speed, aperture, at ISO. Ano ang exposure triangle? Sa konsepto ng exposure triangle, ang bawat isa sa tatlong sinabi ko ay bumubuo ng isang side. Ang shutter speed, ang ISO, at ang aperture. Ngayon, ang pangunahing layunin mo lamang sa exposure triangle ay pagdugtong-dugtungin ang bawat side. Bakit? Para maging balanse o tama ang exposure mo. Ang keyword sa pag-intindi ng exposure triangle ay compensation. Kapag maiksi ang isang side, magko-compensate ang kabila. Anong ibig kong sabihin? Para makuha mo ang mas maliwanag na litrato, kung kailangan mo halimbawa ng mabilis na shutter speed at ang epekto nito ay didilim ang litrato, pwede mong dagdagan ng ISO mo para humabol at magdugtong o pwede mo rin naman lakihan ang aperture mo para humabol at magdugtong. Ang layunin mo lamang ay makakuha ng tamang exposure o tamang liwanag ng litrato. Sa kabilang dako, kung halimbawang kailangan mo ng maliit na aperture dahil gusto mo ay marami sa frame ang in-focus o malinaw, pwede mong bagalan ang iyong shutter speed para dumugtong o kaya naman ay taasan ang ISO. Kung ang habol mo naman ay mababang ISO para sa pinakamalinis na litrato, pwede mong habaan ang shutter speed o kaya naman ay lakihan ang aperture. Tulad ng sabi ko, ang exposure triangle ay compensation. Bumabawi ang isang side para mapagdugtong at mabuo ang triangle. Ngayon, para malaman kung alin ang priority mo, ang shutter speed ba, aperture, or ISO, nakadepende ito sa kung anong kinukuhanan mo. Halimbawa, kailangan mo ng mabilis na shutter speed sa sports photography para kahit mabilis na gumagalaw ang atleta, in-focus pa rin at sharp pa rin ang litrato niya. Dahil doon, kailangan mabilis ang shutter speed mo. Kung yun ang constant mo, kailangan mo ngayon siyang bawiin sa aperture at sa ISO. Para makakuha ng malinaw at maliwanag na litrato, pwede mong lakihan ang aperture mo at taasan ang ISO mo. Halimbawa naman sa portrait photography, kung gusto mong blurred ang background mo o lusaw na lusaw ang background mo, ang pwede mong gawin ay, syempre, lakihan ang aperture mo. Kung gusto mo, gumamit ka ng f1.8, 1.4, or f1.2. Depende sa kinakaya ng lenteng ginagamit mo. Pero, kung ganun, kailangan mo ngayon diliman dahil kung lalakihan mo lang ang aperture, magiging overexposed ang litrato. Anong pwede mong gawin? Unang-una, pwede mong bilisan ang shutter speed mo. Pangalawa, ay pwede mo rin babaan ang ISO mo. Para naman sa aming mga landscape photographer, ang ginagawa namin ay gumagamit kami ng long exposure para magkaroon ng motion blur ang mga bagay katulad ng ang mga gumagalaw o hinahangin na ulap. O kaya naman ang mga alon sa dagat. Ginagamit namin ng long exposure para magkaroon sila ng kakaibang pattern. Dahil dito, hinahabaan namin ang exposure time o ang shutter speed. Kung hahabaan mo yon, masyadong liliwanag. Kaya ang ginagawa namin ay binababaan namin ang ISO. Total, gusto namin ay pinakamalinis na litratong posible. Ang isa pang ginagawa namin ay nililiitan lang namin ang aperture. Hindi lang para dumilim o para balansehin ang exposure. Ang isa pang dahilan ay gusto naming in-focus ang lahat mula sa foreground o yung malapit sa'yo hanggang sa background, yung sobrang layo na pinaka nakikita mo sa litrato. Yun ang exposure triangle. At nakadepende rin sa kung anong mode ng camera ang ginagamit mo. Siguro pag-usapan natin yan sa ibang video. Pero para makontrol mo ang buong exposure triangle, ang shutter speed, ISO, at aperture, gumamit ka ng manual mode. Ngayon, kung unang beses mong naririnig ang mga terminolohiya na ginamit ko, sigurado ako marami kang tanong. Kaya pwedeng-pwede mong iwanan ang tanong na yan sa comment section. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman gusto mong pindutin yan. At kung pinapanood mo ito sa labas ng YouTube, halimbawang sa TikTok o sa Facebook, baka sakaling pwede rin kitang maimbitahang pumunta sa YouTube channel ko at mag-subscribe.
At syempre, sana i-share mo rin ang video na ito at ang iba ko pang content sa mga tao na posibleng may matutunan mula sa mga ito. Muli, ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer, at sa video series na ito, pinag-uusapan natin ang ilan sa mga importanteng topic tungkol sa photography, pero sinisimplihan lang natin.